Welcome dito sa Troy BJ YouTube channel, and mayroon na po akong i-share sa inyo, no? Dahil naisip ko na pwede nyo ba pagkuhanan ng aral, no? Natanong nyo ba sa sarili nyo na yung ginagawa ko ba, ano ba yung mga reasons bakit ko ginagawa yung pag-YouTube, bakit ginagawa yung pag-vlog, ano ba yung pinakamabigat na reasons, pinaka-deep reasons bakit ako nag-vlog? Kung sa Bisaya pa, unsay pinakabatakang rason bakit gusto ako mag-vlog, bakit nagba-vlog ako. Reason number one, gusto ko makapag-share, teach, and inspire ng mga tao, mga young people. Dahil unang-una, gusto kong ibalik kung ano yung na-receive ko sa mga mentors ko kung nung kami ay nag-aaral pa, nag-college pa hanggang ngayon na nasa servisyo kami. Kasi ganun naman dito sa military ay may mga mentoring program, no? Yung mga seniors ay kapag ikaw ay mayroong pagkamali, i-mentor ka niya for your professional and personal development, no? So gusto ko akong makapag-share, makapag-inspire, at makapag-teach yung mga natutunan ko dito sa servisyo, yung natutunan ko personally na pwede niyo mapagkuhanan ng aral. Dahil gusto ko lang ibalik nga na-receive ko ng mga motivation, inspiration na galing sa aking mga co-workers, sa aking mga seniors, and sa aking mga classmates, sa aking mga mentors nung kami ay nung college pa. So gusto ko nang ibalik sa inyo kasi hindi naman tayo magkasama, no? Hindi naman tayo all that time magkasama, pero by making this vlog, magiging available sa YouTube 24 hours, no? So pwede nyo akong sundan sa aking YouTube channel, at pwede nyo rin i-share kung gusto nyo at kung nagustuhan nyo yung mga content natin, okay? Reason number two ay yung legacy, no? So lahat naman tayo dito sa mundo, ang buhay ng tao ay dalawa lang. Dalawa lang yung mapupuntahan yung buhay ng tao. Either tatanda or mamamatay. Tama ba? Tatanda or mamamatay. Diyos, Sergeant Major namin. Okay, shout out ha. Huwag ka, Sergeant Major namin. Okay. So, tuloy tayo, no? Dalawa lang ang mapupuntahan ang buhay ng tao dito sa mundo. In this very wide world. Tatanda or mamamatay. So, wala naman tayong magawa. At least mayroon tayong maiiwan, mayroon tayong may share mga value na ibigay natin sa mga information na need nyo, no? Need nyo. Wala tayong dapat ipagdadamot, no? Wala tayong dapat ipagdadamot dito sa mundo. Kung ano may natutunan ninyo, pwede natin itulong. Ito mga information na pwede makapag-change doon sa tao. Mga information na pwedeng makapagbigay ng development sa kanila, no? Makapagbigay ng benefits para sa kanila. Wala tayong dapat ipagdadamot, no? Kasi hindi naman natin madadala yan kapag papaano na tayo, di ba? So, yun, tatanda or mamamatay. So, at least mayroon ka legacy doon sa mga tao na napagbigyan mo ng mga lessons at naituro mo at na-share mo at na-inspire mo hanggang sa makamit nila yung mga pangarap. So, reason number three, self-improvement. No? Self-improvement. So, ngayon, ang pag-vlog ay isang part ng self-improvement dahil, you know, matututo ka kung paano ka magsalita sa harap ng camera kahit na sabihin ng ibang tao na para kang baliw kasi camera lang yung kaharap mo palagi, no? So, in that way, madedevelop yung speaking skills mo sa editing, no? Sa editing, magkakaroon ka ng panibagong skill sa editing kahit sa cellphone lang. Hindi naman na kailangan na magbili tayo ng mga mamahaling gamit sa vlogging. So, ang ginagamit ko yung service cellphone ko lang. Yung mismong cellphone ka, pantawag, pang-text yung ginagamit ko lang. So, magkakaroon ka ng panibagong skill sa editing, panibagong skills sa kung paano ka magsalita sa harap ng camera. Then, pang-apat na reasons is yung documentation. So, gusto ko lang i-document yung mga nangyari ko sa buhay. Yung mga gusto kong i-share, gusto kong i-document. Dahil tatanda tayo, di ba? So, at least man lang, pag-open natin sa YouTube, so, pwede kong i-open yung mga vlogs ko sa mga travel experiences ko. Pwede kong i-open habang kahit na matanda na ako. So, pwede kong i-open pagdating ng panahon. At yun yung sinasabi kong documentation. Okay? I-review natin. Ang pinakamabigat na reasons bakit ako nagbablog ay number one na reason ay gusto kong makapag-share, makapag-inspire, at makapagturo at makapag-motivate ng mga young people na maabot yung mga pangarap nila na katulad din namin na maabot yung pangarap. Alam nyo ba na
ang pinakamaka-effective na methods, no, yung pamamaraan kapag kumuha ka ng mentor ay yung mentor mo na nakuha niya yung mga pangarap niya. Okay? Kasi siya yung magsasabi, siya yung mag-guide kung ano yung mga tamang gawin, tamang hakbang para makuha yung mga pangarap niya. So, ang reason number 2 ay legacy, no? So, kailangan legacy, natanda tayo, pero natanda tayo o mamamatay tayo. At least meron tayong naiiwan ng mga kagandahan na ginawa sa ating mga pambayan, no? Ganon, no? And pangatlong reason ay yung self-improvement. So magkakaroon ka ng improvement sa sarili, sa speaking skills, sa vlogging, sa editing, sa lahat-lahat na yon. At pang-apat na reason ay documentation. Gusto ko lang i-document yung mga nangyari sa buhay ko. Kaya sa mga travel vlogs ko, minsan may pinupuntahan ako, may magandang lugar, ay binavlog ko yan kasi gusto kong balik-balikan yung mga memories at pagdating ng araw. Okay? Parehas lang ba tayo ng reason? So kung parehas ka ng reason, encourage you na i-vlog mo rin kung ano yung mga natutunan mo, i-vlog mo rin kung ano yung mga experience mo, mga travel vlogs. At huwag na kayong maghintay na gagaling kayo kasi hindi mangyayari yun. Kailangan subukan mo yung isang bagay para kayo ay gagaling. So walang gano'n na kailangan magaling mo na ako bago ako mag-umpisa. Umpisahan mo na ngayon dahil ang process of learning ay nag-i-start yan sa pag-uumpisa ng mga bagay-bagay. Then mayroon kang mga obstacles doon. Huwag yun na pipigil sa iyo na hindi mo maabot yung mga gusto mong marating. Kasi normal lang talaga yan na may mga obstacles. Mayroon tayong kayang aralin. Mayroon tayong mga turning obstacles, no? Mayroon tayong mga turning obstacles na kailangan nating i-conquer, di ba? I-conquer. So, kung parehas tayo ng reasons, I encourage you na mag-vlog ka rin dahil napakaganda ang vlogging. Yung kung mayroon ka sa apat na reasons na yon, kung gusto mo yung abutin, I encourage you na mag-vlog ka. So, comment ka dyan sa baba kung gusto kang mag-vlog. So, anyway, this other reason dyan ay si YouTube naman, pag maging monetize yung channel mo, bibigyan ka ng percentage doon sa mga nagpa-pop up ng mga ads doon sa iyong YouTube channel. So, bibigyan ka ng percentage, 30%, parang small commissions galing sa mga YouTube ads doon na nagpa-pop up sa iyong YouTube channel. Okay? So, magandang pag-vlog. So, other extra income din. Hindi naman gaano kalaki. So, hindi naman maaasahan. Pero at least meron. What if kung darating ng panahon magkaroon ka ng 100,000 subscribers up to 1 million subscribers katulad nila ni Kong TV na mabot ng 8 million subscribers, di ba? Pwedeng magiging career itong pag-vlog, no? So, sa akin, ang pinaka-mission ko talaga ay makapagturo, makapag-inspire at makapag-motivate ng mga young people, especially yung mga young people na sumunod, no? Sumunod sa apak namin kasi darating yung panahon. Kaya nga legacy kami, darating yung panahon na mag-retire kami sa serbisyo. At least may papalit sa amin mga qualified na mga soldiers na papalit sa amin. Then, hindi naman habang buhay kami na sa serbisyo, mayroon kami tinatawag na retirement system. Okay? So, yun lang. First reason, makapag-inspire, makapag-update ang pagpagturo. Second reason ay legacy. And third reason ay self-improvement. And pangapat na reason ay documentation. So, sana nag-enjoy ka sa vlog na to at nagkaroon ka ng idea. Kung nagustuhan mo itong vlog na to, huwag mong kalimutan dyan. I-click mo yung arrow button at i-share mo na yan sa Facebook page mo. I-share mo na yan sa chat group nyo, no? Yung mga content natin. So, by next week, ilalabas natin yung vlog series about OCC ROTC program para magkaroon ka ng idea. Ano ba yung ROTC OCC program or OCC ROTC program? Paano ba yan? Wala kayong idea, di ba? Lalong-lalo na yung mga bang graduates ng college na graduate ng advanced ROTC program. Tapos ano ba? Paano pa tayo makakarating doon sa OCS? Paano natin makuha yung officer candidate course? Yan yung ibablog natin by next week and very exciting yan. Stay tuned lang sa ating YouTube channel. Minsan hindi tayo nakapag-upload ng vlog dahil hindi naman ito yung trabaho ko ng pag-vlog. Pero during my extra time, ito na nga, bago tayo mag-umpisa sa trabaho ngayon, ay makapag-upload tayo ng mga vlogs. And stay tuned, mag-suggest kayo ano mga content pa sa ating YouTube channel na pwede nyong ipa-content sa ating YouTube channel.
I am very willing to accept that comments and suggestions para sa improvement na ating YouTube channel. And yun nga, huwag niyong kalimutan na kung bago ka sa aking YouTube channel, mag-subscribe. At kung matagal ka na sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan, hit yung arrow button dyan at i-share mo na yung ating mga vlogs. Okay, magandang araw sa ating lahat. Sana ay tuloy-tuloy lang. Mag-araw kayo ng mabuti para makapasa. Comment niyo yung pangarap. Bye-bye.